ating life encouragement ay makikita sa Awit chapter 100 verse 5. Ang sabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang ating subject ay Mapeh, Health. Ito ay pang grade 2. Ang ating pag-aaralan ay mga karaniwang problema at pangangalaga ng bibig at ngipin. Ito ay mula sa 5.4a, week 5 to 6. Hindi ko po inaari ang karapatan ng may akda ng 5.4a. Ito ay sangguniang ko lamang para sa mga bata, para may hatid ang kaalaman at kailangan matutuhan ng bata. Ang layunin sa araling ito ay, pagkatapos ng araling ito, inaasahang mailalarawan mo ang mga paraan upang mapangalagaan ang ngipin at tuklasin natin ang mga nagiging sanhi ng ngipin, ng pagkasakit ng ating ngipin at bibig. Kaya yan, pagkakabulok, pagkabulok ng ngipin o tooth decay. Yan ang karaniwang sanhi kapag hindi natin inalagaan ang ating ngipin. Ang karaniwang nagiging sakit ng ngipin kapag hindi natin ito iningatan, ang mga bulok ng ngipin ang nagiging sanhi ng madalas na pagliban sa klase ng mga bata o mag-aaral dahil sa sakit na nararamdaman. Nababawasan din ang tiwala sa sarili ng mga batang may bulok ng ngipin. Nagiging sanhi din ito ng pagbaba ng timbang dahil sa hindi ito makakain ng maayos dahil sa masakit na ngipin. Paningaw. Hey, ay isang dahilan. Pamamaga ng lalamunan at mabawang hininga ang mga sakit ng bibig. Wastong pangangalaga ang kailangan dito upang maiwasan ang mga ito. Ang paningaw ay maliit na sugat na maaaring tumubo sa gilagid o dila. Pamamaga ng lalamunan ay mahirap sa pakiramdam dahil lahat ng kinakain mo o iniinom ay dadaan sa lalamunan mo. Mabahong hininga ay sanhi ng hindi pagsisipilyo o mga sugat-sugat na tumutubo sa bibig. Okay, paano natin naman pangangalagaan ang ating ngipin? Una, magsipilyo. Napakahalagang magsipilyo tayo pagkatapos kumain at pagkagising natin sa umaga. Ugalian ang pagsisipilyo upang mapangalagaan ang ngipin. Palitan ang gamit na sipilyo tuwing ikatlong buwan. Hindi buong taon ang toothbrush mo, kundi tatlong buwan lang ang gamit niyan. May expiration din ang toothbrush, kaya magpalit ng toothbrush tuwing ikatlong buwan. Kapag nabili mo ngayon, halimbawa January, so magpapalit ka ng March. Tandaan mga bata, ha? Magpasuri. Ayan, ugaliin ding magpasuri o pagkonsulta sa doktor tuwing 6 na buwan. Every 6 months, magpapakonsulta tayo ng ating ngipin para makita kung ano ang dapat na ayusin o kung may mga sira-sira na mabigyan ng karampatang lunas. Every 6 months, ha? So, sa isang taon, dalawang beses. Pangangalaga ng bibig. Paano naman natin aalagaan ang ating bibig? Ang kalusugan ng bibig ay nakadepende sa mga uri ng pagkain ng kinakain o kinakain mo. Wastong pamamaraan ng pagkain at pag-aaruga sa mismong bibig. Kaugnay nito, maaari mong sundin ang sumusunod na mga hakbang. Ayan. Una, pagbabantay sa mga iniinom at kinakain. Ayan, mahalaga yan. Limitahan ang dami ng mga pagkain at iniinuming may mataas na level ng asukal, lalo na kung
mataas na level ng asukal, lalo na kung walang sapat na panahon sa paglilinis ng ngipin. Ang mga naiiwang asukal sa bibig ay siyang pangunahing sanhi ng pagkasira ng ngipin. Bawal din ang mga chocolates. Sobrang dami ng chocolates. Candy. Ayan, dapat mong iwasan kasi matatamis yan. Junk food, soft drinks. Sobrang taas ng level o dami ng asukal niyan. Kaya kailangan na bawasan natin ang pagkain ng matatamis na pagkain para hindi mabulok ang ating ngipin. Ayan, sunod. Iba pang pamamaraan ng paglilinis sa bibig. Bukod sa pagsisipilyo ng ngipin, siguraduhin ding malilinis ang iba pang bahagi ng bibig gaya ng dila at mga gilagid. Yan, nililinisan din natin ang ating dila. Hindi lang ang ating ngipin para hindi ito mangamoy o magkaroon ng amoy ang ating bibig. Okay, subukan naman natin. Gawain na sa pagkatuto bilang isa, sagutan ang puzzle sa ibaba. Hanapin ang sumusunod na salita. Unang ngipin, pangalawa bibig, lalamuna, sipilyo at pagkain. Tingnan natin. Okay, simulan muna. Ayan, kaya yan hanapin ang mga sagot. Mabilis lang yan. Okay, limang salita lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan, tingnan natin kung magkatulad yung sagot natin. Una ay, yung una kong nahanap ay ngipin. Ayan, madali lang mahanap, di ba? Ang ngipin. Sunod, bibig. Sunod, lalamunan. Sipilyo. Pagkain. So, kung katulad yung sagot mo sa sagot natin, napakahusay mo. Ayan, nabilis ng mata mo. Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, gumuhit ng puso kung nagpapakita ng tamang gawi sa pangangalaga ng bibig at kidlat kung nagpapakita ng maling gawi. Okay, ng number 1, nalilimitahan ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Ang number 2, kumakain ng masustansyang pagkain. Sagutan mo na, sundan mo na ako habang binabasa ko. Okay, pangatlo. Kumukonsulta sa doktor kapag may masakit sa loob ng bibig. Ang pang-apat, umiinom ng maraming tubig para hindi manuyo ang bibig. Pang-lima, kumakain ng chewing gum upang makatulong na makapag-ipon ng laway sa bibig. Okay, tingnan natin ang iyong mga kasagutan o ang iyong mga sagot. Okay, ang number 1 ay puso. Pangalawa, tingnan mo kung tama ang iyong sagot. I-check mo rin. Number 2, puso pa rin. Heart. Kulay pula ang heart natin. Okay, number 3, tama. Pang-apat, tingnan mo ang sagot mo kung tama. Tapos i-check mo. Number 5, kidlat. So, kung tama ang iyong sagot, lahat ng mga sagot, napakagaling mo. Naintindihan mo ang ating aralin. Okay, ito pa. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Basahin ang kwento ni Cindy May. Ang batang malinis. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Sulat ang iyong sagot sa kwaderno. Okay, basahin ni teacher ang kwento. Ang batang malinis. Tuwing umaga, pagkagising ng batang si Cindy, o si Cindy May ay nagtitiklop siya ng pinaghigaan. Kinagawa mo rin ba ito? Pagkatapos nito ay pupunta sa lababo upang maghilamos at magsipilyo ng ngipin. Siya ay may mga milk teeth. Ibig sabihin ng milk teeth, yung mula pa pagkabata mo, hindi pa yan nasisira. Yung unang ngipin mo na mula pa noong tinubuan ka ng ngipin, yung bata ka pa, nung 1-year-old ka pa. Hanggang ngayon, nandyan pa yan. Siya ay may milk teeth pa sapagkat
siya ay bata pa. Yan, kapag bata ka pa, may milk teeth ka pa. Okay, next. Ang milk teeth ay mga ngipin na tumutubo mula sa pagkabata. Yan, sabi ko kanina. Tinatawag din itong temporary teeth. Ang lahat ng milk teeth ay mapapalitan ng permanent teeth. Yan, kapag lumalaki ka na, natatanggal na yung mga ngipin mo at napapalitan ng panibagong ngipin na magiging ngipin na hanggang sa iyong pagtanda. Sa pagsisipilyo, si Cindy May, hindi lamang ang ngipin ang kanyang sinisipilyuhan, maging ang dila at paligid ng dilagid. Pagkatapos magsipilyo, ay babanlawan niya ito ng mabuti karamay na ang bibig at kabuuan ng mga bunganga ng bunganga. Upang lubos na maging malinis, pagkatapos kumakain si Cindy May ay nagsisipilyo siya. Ano man ang kanyang kinain upang mapanatiling mabango ang kanyang hininga. Okay, ang tanong. Sino ang tauhan sa kwento? Yan. Kung ganito ang sagot mo, ang tauhan sa kwento ay si Cindy May. So kapag sasagot tayo ng pangungusap, dapat pagsasagot tayo ng mga tanong, dapat buong pangungusap lang, hindi lang Cindy May. Si Cindy May, hindi. Kailangan buong pangungusap para masanay kang bumuo ng isang simpleng pangungusap. Sino ang tauhan sa kwento? Ang sagot mo ay, ang tauhan sa kwento ay si Cindy May. Magkahiwala itong ay at kasisiha. Nasa pag-type lang yan. Okay, number 2. Tuwing kailan nagsisipilyo? Si Cindy May. Tuwing kailan? Okay. Nagsisipilyo si Cindy May tuwing umaga, pagkagising at pagkatapos kumain. Kung napakinggan mo o nabasa yung kwento, makakasagot ka. Okay, pangatlo. Bukod sa ngipin, ano pa ang nililinis ni Cindy May? Nililinis din niya ang ngipin ang kanya. Nililinis din niya ang ngipin ang kanyang sinisipilyuhan, maging ang dila at paligid ng dilagid. Hindi lang ngipin, kundi pati dila at paligid ng dilagid. Okay, kung tama ang mga sagot mo, napakahusay mo. Okay, pang-apat, kung ikaw si Cindy May, gagayain mo ba siya at bakit? Bakit mo kailangan gayain si Cindy May, ang ginawa ni Cindy May? Ayan, kung ako o ikaw si Cindy May, gagayahin mo rin upang mapanatili ang kalinisan at magandang pangatawan at upang hindi mabulok ang ating mga ngipin at hindi bumaho ang ating ngipin. Hindi tayo nagkakasakit. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang tama kung wasto ang pag-aalaga ng ngipin na binanggit sa ibaba at mali kung hindi ito waste. Okay, subukan natin. Okay, ang number 1, nagsisipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Okay, sagutan mo muna. Number 2, isulat ang sagot. Number 2, umiiwas sa mga matatamis na pagkain. Ang number 3 naman, nagmumumog ng malinis na tubig. Number 4, kumukonsulta sa doktor tuwing 6 na buwan. Pang-5, natutulog matapos kumain. Tingnan natin ang sagot. Okay, nasulat mo na ang mga sagot mo. Okay, number 1. Okay, number 1, tama. Okay, may matamis na pagkain, umiiwas ka. Tama. Sa number 3, nagmumumog ng malinis tubig. Tama. Number 2, okay, yan. Number 5, tama. Mali ang number 5. Okay, number 2, tama. Number 1, tama. Number 2, 1 to 4, tama ang sagot. Ang number 5, mali. Next, gawain sa pagkatulog bilang 5, lagyan ng check ang kulong na nagsasaad ng iyong pagsasagawa ng pamamaraan upang pangalagaan ang iyong ngipin at bibig. Okay, number 1, kumakain ako ng masustansyang pagkain. Number 2, umiinom ako ng maraming tubig para hindi manuyo ang bibig. Number 3, nalilimitahan ko ang dami ng mga pagkain at inuming may mataas na level ng asukal. Pang-4, nagsisipilyo ako ng ngipin pagkatapos kumain. Pang-5, natutulog ako sa tamang oras. Okay, tingnan natin.
Okay, dapat ang sagot natin ay palagyan. Ayan, ganyan dapat ang sagot natin, hindi lang minsan at hindi. Okay, next. Gawain sa pagkatuto bilang 6, puna ng talanaya sa ibaba tungkol sa mga nararanasan mong karamdaman sa bibig at ngipin. Gawin ito sa tulong ng iyong mga nakatatandang kapatid o magulang o tagapangalaga. Okay, ikaw ang makakasagot nito at ang inyong magulang. So, sa bibig, ano ang mga naramdaman mo? Isusulat mo dito. Kung nagkasakit ka o anong naramdaman mo. Ano ang ginawa mo para magumaling o malapatan ng lunas? Ano ang naging resulta pagkatapos mong maluta o mabigyan ng gamot ang iyong karamdaman? Okay, sa ngipin naman ang naramdaman na magaba ang bibig mo, natanggalan ka ba, nabungi, ayan, anong ginawa mo? Anong ginawa mo para gumaling? Ano ang naging resulta ng ilagyan mo ng karampatang lunas? So, yan ang gagawin mo. Okay, next. Ayan, gumupit o gumuhit ng larawan ng bibig, at ngipin at isulat sa palibot nito, paligid nito, ang pamamaraan na iyong natutunan upang o natutuhan upang mapanatili itong maayos at walang karamdaman o karamdaman. Gawin ito sa iyong kwaderno. Anong ginawa mo? Ayan, anong pamamaraan? Kung ganyan ang sagot mo, magaling. Ganyan ang mga sagot natin. Gumupit ka lang ng larawan. Ayan. Gumupit o gumuhit ng larawan sa bibig at isulat ang palibot. Okay, ganyan o. Ayan, kung ganyan ang mga sagot mo, pwedeng mag-cut out sa newspaper o kaya sa mga lumang aklat na hindi na ginagamit. Okay, isa pa. Puna ng patlang ng wastong salita o konsepto upang mabuo ang diwa ng mga talata tungkol sa aralin. Okay, ang blank ang itinuturing na pangunahing pasukan ng iba't ibang bagay patungo sa loob ng katawan. Dito pumapasok ang blank na kinakain at iniinom o inumin na iniinom sa araw-araw. Pumapasok din dito ang blank na inilalanghap na mahalaga sa paghinga. Ang ating blank o patlang ay isa rin sa mga unang napapansin tuwing nakikisalamuha tayo sa ibang tao. Ginagamit natin ito sa patlang ng ating pangkain. Nagdudulot ng patlang ang sirang mga ngipin. Kaya naman, marapat lamang na ito ay bigyan ng sapat na atensyon at tamang pangangalaga. So, dito ka kukuha ng sagot sa baba. Okay, kung ganito ang mga sagot mo. Okay, napakagaling mo. Napakusay mo. Yung mga yellow ngayon, yan ang mga sagot doon sa may mga patla. Okay, next. Ang ating sanggunian ay mula sa 5'4", 8'2", 2'4". Ito ay ginawa natin para mas lalo mong maintindihan ang ating aralin. Sana may natutuhan ka sa ating pinag-aralan ngayon kung paano natin alagaan ang ating bibig at ngipin. Salamat sa panonood. God bless at mag-ingat.